Hindi sa mga tindahan, kundi sa kwartong ito ang bagsak na mahigit 30 timbangang ito sa Pagadian City. Kinumpiska ang mga ito sa palengke ng lungsod matapos mabistong may daya. Dahil kasi sa mga complaints na dumating sa opisina, nagkanda kami ng surprise inspection sa lahat ng mga timbangan. Babala nila sa mga mandarayang nagtitinda. Wala kaming magagawa kundi confiscate namin yung lisensya nila. At ang mangyari, wala na silang stall na gagamitin para sa kanilang hanap buhay. Lahat ng mga may-ari ng stall na nabistong may daya ang timbangan, pinagmulta ng 500 pesos sa bawat isa. Ang multang yan magiging 50,000 pesos hanggang 300,000 pesos na may kasamang pagkakakulong ng isa hanggang 5 taon, oras na may sa batas ang isinusulong na House Bill 7857. Nasa ikatlo tuloy pagbasa na ang panukalang ito ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim din ng panukala, maglalagay ng timbangan ng bayan centers sa lahat ng mga pamilihan. At kahit sino, pwede magtimbang ng mga produkto rito. It will help to make sure that in the markets, when the customers buy their products, then they know that it's really the right quantity and the right way. Pero di pa man ganap na batas ang paglalagay ng timbangan ng bayan sa mga pamilihan, ginagawa na ito sa palengke sa Lubao, Pampanga. May sariling timbangan ng mga stall pero may 2 timbangan ng bayan nakapwesto sa mga bilihan ng gulay, karne at isda. Pareho ang lumabas na timbang sa digital weighing scale at sa non-digital na timbangan ng bayan. Nakatulong sa'yo bilang manimili. Opo. Paano po siya nakatulong? Para malaman kung sakto yung timbang nila kapareho dito. Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras.